Hi everyone, it's me again, Shell, and welcome back to another video. So for today's vlog, may nag-request sa akin. Ang tagal ko nang gustong i-achieve ang makeup look na to. Hindi ko din alam kung ma-achieve ko dahil iba ang mukha ng mga Korean sa mukha natin. Like bilog ang mata natin, sa kanila maliliit. Yung makeup look na gagawin natin today ay tinatawag na Ulzang. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko ha, pero i-correct na lang ako kung mali. Yung meaning ng Ulzang ay pretty, cute. Yun yung nakita kong meaning, ginugol ko kasi siya. So yun na nga, hindi tayo yun, hindi tayo Ulzang, pero itatry natin yan. Magme-makeup tayo. Ito, mga Korean, kilala sila sa mga skin nila. Sobrang kikinis. Sobrang gaganda. Malagla skin. Siyempre, hindi pa rin tayo yan. Tignan mo naman, meron akong tigyawat. Meron tayong mga hindi magandang condition sa skin natin. Sinimulan ko siya sa toner muna, ha? Ito yung ginamit ko. Ano ba yun? Si Farmstay, ito yung ginagamit kong toner ngayon. Si Farmstay Milk Visible Difference White Toner. After kong mag-toner, syempre, mag-moisturize tayo. So ngayon, ang ginagamit ko naman ay si Top Face naman na Tomato Strawberry. Yung skin natin, pagandahin din natin. Hindi yung makeup lang, para maganda yung, ano, maganda yung lapat ng makeup. Ito, pasaway, hindi ko alam, ayaw matanggal-tanggal. Pero hindi na siya masakit. Pansin ko sa mga Korean, hindi masyadong ano eh. Hindi masyadong makapal sila mag-makeup. Pero may ginagamit sila eh. Cushion. At full coverage yung mga cushion nila. Yung tipong kahit ang pangit ng skin nila, pag nilagyan mo yun, mukha talagang skin nila. Tapos, ang kinis-kinis, ang glowy-glowy. Wala tayo nun. Gagamit na lang tayo ng foundation na meron tayo. I-achieve natin yung parang maputi nilang skin na makinis. Well, invaluable, ano, fresh wear. Ano siya eh? Mid to full coverage siya. Tapos, yung effect niya sa skin mo, full coverage siya, pero mukha siyang skin mo lang. Tapos, ang glowy-glowy niya sa balat. At saka, take note, sobrang long-lasting nito. Yung tipong habang tumatagal siya sa mukha mo, mas gumaganda siya sa skin mo. Yun yung effect niya, sabi ng mga client ko, ha? Para maging mas full coverage yung dating ng ating foundation, gamit tayo ng brush para maging mas full coverage siya. Ito gamitin natin. After kong gamitan ng brush, ang aking foundation, biniblend ko siya ng beauty blender. Nakalimutan ko yung pangalan. Push mo lang siya sa skin para mas magmukha siyang natural. Hindi siya magmukhang foundation day sa mukha mo. Diba? I-blend mo lang. Blending is the key. Ayan. Ganda no? Ang ganda ng infallible oh. Tingnan mo naman yung skin ko. Parang balat ko lang talaga. Maka-healthy looking ng foundation na to.
paborito ko to, tsaka yung True Match eh. Ganun yun ang gagawa niyang effect sa skin. Kaya gustong-gusto ko. Ang daya ng lightening, akala mo hindi ka kulay ng leeg. Pero sa personal, sa kulay lang ng leeg ko yan. Mukhang maputi yung mukha ko. Madaya yung lightening. Gamit tayo ng ganitong brush. Tap natin. Ang nakakatuwa pa sa mga Koreana, tayo, pag nag-makeup tayo, gusto nating i-cover yung mga eye bags na yan, di ba? Gusto nating matakpan yan. Sila, pag nag-makeup sila, ine-emphasize pa nila. Gusto nila, kitang-kita yung parang, ayan yan, ganyan, yan, 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 yan. Eh, di ba ayaw natin yan? Sila gusto nila yan. May nilalagay sila dyan na parang ano, para magmukha siyang makapal na ganyan. So, wala akong magagawa. Gagawin natin yun. Gagawin natin yung OA yan. Dahil yun yung makeup na ginagawa nila. Wala tayong magagawa. Kasama sa challenge yun. Gagayahin ko yung ulzang makeup look nila. So, ang gagamitin ko, ito. Pigmented kasi to, yung blush on ko na to, na nabasag na to. Gamitin natin ito. Blush on to eh. Pero, mukha kasing perfect siya para sa look na gusto kong gawin ngayon. Okay, nakabit na natin yung false eyelashes natin. Susubukan ko nang gawin yung ginagawa nila dito. Yung parang nilalagyan nila ng eye bag, yung mata nila dito.
Ayan. Ba't sa kanila ang cute? Sa akin. Pangit sa akin. Well, di pa naman tapos. Wait lang. Yung loob niyan, na nilagay nila na yan, naglalagay sila dyan ng glitters. Lagyan natin. Teka, baka mapasobra. Gamit tayo ng ganito kaliit. Ayan o. Kahit ang simple lang yun, parang ang hirap i-achieve ng makeup nila, no? Parang yung makeup na ginagawa nila, sila lang, sa kanila lang bagay, eh. Lagyan na rin natin ito. Oso. Papayatin natin yung mukha natin since payat yung mga mukha nila. Gamit tayo ng yung ganitong ano, shade. Tapos, gamit tayo ng ganitong klase ng brush. Lagyan natin ito ng powder. Para magkaroon siya ng illusion na parang maliit ang ilong. Lagyan natin siya. Ito ang aking lip palette. BH Cosmetics. Kukuha ako nitong shade na to. Saan ba 'yon? Ito, yung parang nude lang. Ikakalat ko siya sa aking buong lips.
So that's all for today's guys. Sana nagustuhan nyo ang ating Uzlang makeup tutorial. And if you did, please like and subscribe. And i-click nyo na rin po yung ating notification bell para naman if ever na meron tayong bagong video again, mananotify kayo. Ayun lang po. See you on my next one. Thank you!